Ang ilang lugar sa lalawigan ng Laguna kasunod nga ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Nag-iwan din ang bagyo ng makapal na putik sa ilang kalsada sa Binian City. Yan ang Headline Pilipinas ni Jeff Caparas. Jeff! Yes, Tony, tama yung nabanggit mo. No? Nag-iwan pa rin ng napakakapal na putik si Bagyong Paeng dito matapos ng bahain yung ilang barangay dito sa Binian. Nandito tayo ngayon sa Barangay de la Paz, Tony, at ipakita lamang natin yung pinsala na dinulot ng bagyo ito. Balot na balot pa rin, Tony, ng makapal na putik itong kahabaan na ito ng P. Paterno Street. At itong eskinita, Tony, ito, lubog pa rin sila sa putik. Kaya nakikita natin kanina yung mga residente na pumapasok dyan, hirap na hirap silang maglakad dahil nalulubog yung kanilang mga paa habang naglalakad dyan sa putik na yan. At dito naman, sa di kalayuan, Tony, makikita mo, mayroong linya ng tricycle dyan. Yung linya ng tricycle na ito, hindi yan terminal, Tony. Sila yung mga nagsilikas doon sa katabing lugar dito dahil ito yung akala nila is safe place para sa kanila. Nung tumataas na yung tubig baha, dito nila nilagay yung kanilang mga tricycle. Pero hindi naman nila akalain na aabutin din ng hanggang gadibdib na tubig baha itong lugar na ito. Ito, kamukha nito si Tatay. Nililinis niya ngayon yung kanyang tricycle na nalubog din sa baha. Tay, Jeff Caparaso, ABS-CBN. Kamusta ho itong tricycle ninyo? Pero yun, napagawa ko, napadrive na eh. Gawa ng... Kailangan kong anuhin eh. Gawa mo lang kaming kakainin. So napaayos nyo na po? Oo, napaayos ko na. Medyo parang may ano pa siya eh. Parang baga sa ano eh, tubig-tubig pa yung mga kasukasuan. Paano ang kabuhayan? Parang gumagalong-galong. Paano ang kabuhayan? Pero uli, mag-ano uli, magbibiyahe. Oo nga po. Ano pong pangalan nyo? Renato Alcantara. So yan, Tony, si Tatay Renato Alcantara. Ngayon, ngayon, hindi niya pa rin tayo masagot ng diretso kung paano yung kanyang plano. Marami ito, Tony. Oh, isang kahabaan ito ng kalye. Puro tricycle. Bawat isa dyan na lubog sa baha. At sa inakala nga nila na safe sila dito. Yung ilang metro naman mula dito, Tony, doon sa ating pinanggalingan, may bahagi pa rin doon itong Barangay de la Paz na lubog pa rin sa baha at kinakailangan pa rin na nang bangka dyan para makapasok ka doon sa kanilang mga bahay. At dito rin, pupuntahan natin mamaya, Tony, yung Almeda. Sinasabi kasi nila doon sa Almeda, nasa hanggang baywang pa yung tubig baha dyan at kailangan din ng bangka doon para ikay makalabas at makabalik sa iyong bahay. Tony? Nakita ko yung mayroong pader dyan sa gilid ng bangkete. Naiwan ba yung bakas ng tubig kung gaano kataas dyan nung humupa na? Dito, Tony, hindi natin nakikita yung bakas, pero may mga traces tayo. Ito, may mga traces. Ang sinasabi kasi, halos dibdib. So, aabot to ng lagpas dibdib. Eh. Kaya nakita natin, ito ay eskwelahan. Sa loob, nakita natin, naglilinis din yung mga residente ng mga putik doon. Yung kalapit nga dito, nakita natin yung iba, nagbebenta na ng mga isda. Yung mga inano daw yan, ng mga isda nung kasagsagan ng bagyo. So, binebenta nila yan. Bago ka naman pumasok dito, nakita naman natin yung kalsada. Na-clearing na yan. Mukhang susunod na itong barangay na to. Pero habang inihintay pa yung tulong mula sa lokal na pamahalaan na Tony, sila na muna mismo yung naglilinis dito. Kasi ang isa ring dilema, Tony, hati yung deployment dahil nga undas ngayon. So hati din yung deployment, especially yung PNP. Hati yung deployment nila for security ng mga sementeryo at yung sa clearing operations nga dito, Tony. Nako, sana mabigyan pa ng tulong yung mga tao dyan sa Binian na mas mabilis nilang ma-clear yung mga dumi dyan. Maraming salamat, Jeff!